Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel! For today's video mga ka-farmers ay kakaibang pagsubok na naman ang nararanasan ng ating mga bansot na biik. Kamakailan lang mga ka-farmers ay basang-basa ang kanilang dumi na parang tubig, mga last week siguro yon nangyari. At na okay na sana mga ka-farmers pero kahapon bumalik na naman po. Sa palagay po namin mga ka-farmers ay overfeeding ang rason ng kanilang pagtatae. Nadamihan ko kasi ang pagkain nila kahapon ng umaga mga ka-farmers dahil palagi pa pong naghihingi at nag-iingay pa kahit na nakakain na sila. So akala ko hindi pa sila busog kaya binigyan ko ng tamang dami mga ka-farmers. Sa palagay ko hindi pa ganun kalakas ang kanilang mga bituka para mabusog ng tamang-tama. Pero hindi lang po overfeeding ang dahilan na mababasa ang dumi ng mga biik mga ka-farmers. Ang posible din na maging rason ay mikrobyo. Hindi kasi maiiwasan na makontaminate ng mikrobyo ang kanilang pagkain or pwede din sa tubig. At pag ganito kaliit na mga biik mga ka-farmers, very delicate po sila. Kahit na maliit na mikrobyo lang ay maapektuhan na ang kanilang tiyan. Hindi pa kasi gaanong matibay ang kanilang immune system mga ka-farmers. Isa sa ginawa namin para maiwasan ang mga matapang na mikrobyo ay hindi po namin palaging binabasa ang sahig ng kulungan mga ka-farmers. Ang huhugasan lang namin ay yung area lang na may dumi na kailangang hugasan. Ang totoo nga ay hindi pa po nakaranas na maligo ang mga biik na ito mula nang mabili namin. Ang ikatlong rason na posibleng magbasa ang dumi ng mga biik ay kapag nilalamig po. Kung ang mga biik nyo ay may mga laman na o mataba na, hindi na po yan madaling ginawin. Pero kung tulad nito napayat, madali itong ginawin dahil hindi pa po makapal ang kanilang taba. Pero sa ganitong sitwasyon ng mga biik namin, overfeeding lang ang kadalasang rason nito kasi ang lakas din nilang kumain mga ka-farmers. At mas lalong mabubusog pa sila dahil ang estelo nila ay kain din inom ng tubig. So mas madali silang mabubusog mga ka-farmers. Kitang-kita nyo naman kung gaano sila mag-agawan sa pagkain. Then pagkatapos, takbo agad sa may tubigan. Kaya yan tuloy, busog labas at magbasa na ang dumi mga ka-farmers. Hindi po talaga yan maiwasan sa ganitong mga biik kaya merong ibang mga tagapag-alaga ng baboy na hindi sila pipili ng mga ganito kaliit na mga biik mga ka-farmers dahil sobrang delikado. Kung hindi ka marunong kung paano ito alagaan, madidisgrasya talaga mga ka-farmers at masasayang po yung pera nyo. Pero dito kasi sa amin mga ka-farmers, medyo nasanay-sanay na kami ng kaunti dahil yung mga pambenta namin ng lechonin ay ganito lang po talaga yung mga quality na pinipili namin dahil mas mura po mga ka-farmers. So may benta din namin mura yung mga pang-lechonin kasi mura lang na nabili namin yung mga biik. Ayan sa makikita nyo mga ka-farmers, kahit nakatatapos lang nilang kumain, naghihingi pa. So, pag may tao dito sa babuyan mga ka-farmers, yun lang po talaga yung magagawa nila palaging humihingi. Minsan, tatayo sila dyan sa may pintuan nila mga ka-farmers. Meron pang naiwan tayong feeds kasi hindi po natin ibinigay lahat sa ngayon para unti-unti pong ma-okay yung basa nilang dumi. Yung update pala nito mga ka-farmers, kahapon basang-basa pero ngayon medyo pasty na po yung dumi nila dahil nag-reduce na po tayo ng pagkain mga ka-farmers since yesterday ng hapon. Ito naman si Ara mga ka-farmers, yung panginahin natin. Ayan, wala tayong problema sa kanya mga ka-farmers dahil okay po yung pangatawan niya. Pero hindi rin pinaliguan always si Ara mga ka-farmers. Minsan ko lang din siya pinapaliguan kapag yung maruming-marumi po talaga siya. Kasi sa starter stage pa po siya. Wala pa siyang 2 buwan dito sa akin mga ka-farmers. So, starter po muna yung pinapakain natin sa kanila. So, ayan, tingnan nyo. Pag andito ako mga ka-farmers, so, yan po ang ginagawa nila. Palagi na lang tumitingin sa akin. Naghihingi palagi ng pagkain. Pero hindi ko talaga yan bibigyan mga ka-farmers. Kasi yan nga, kung ma-overfeed sila mga ka-farmers, magkakaproblema din ako. Tingnan nyo, oh. Tumatayo na siya. Ang cute ng mga nguso nila mga ka-farmers kasi merong itim. So, isa po talaga yan sa palatandaan na mistiso ang mga biik na ito kaya mura sila at maliit din. Yung mga ganitong biik, good for pang lechonin lang po talaga. Hindi siya maganda na pang fattening at paabutin natin ang finisher stage. Pero
Itong maitim mga ka-farmers, yung maitim kanina na whole body niya ay merong maitim talaga, gagawin ko yung inahin kasi meron siyang 12 teeth. Then itry ko kasi yun daw mga mestizo native, kung gagawing inahin, marami daw sila mag-anak mga ka-farmers. Susubukan natin. Minsan nga, meron akong isang subscriber na nagsasabi na umabot ng 18 piglets. Pero sa akin, okay lang kung hindi aabot ng 18 piglets. Kasi magkakaproblema din ako sa pagpapadidi sa kanila. Magastos pa ako ng gatas. Then, i-battle ko pa sila mga ka-farmers. Good thing dito sa kanila mga ka-farmers, kahit na basang-basa po yung dumi nila na parang tubig, pero malakas pa rin silang kumakain. Kasi kung sa hybrid pa po ito mga ka-farmers, once na magdudumi ng basang-basa, merong time na ayaw kumain or mawawalan talaga ng gana. Pero ito sila, maganang-magana pa rin mga ka-farmers. Pasensya na po kayo mga ka-farmers kasi merong tunog ng kambing na nagtatawag sa kanyang anak. Dito kasi sa amin mga ka-farmers, ang daming ingay, daming mga hayop na mag-iingay. Kaya nga, more on voiceover ako ngayon kasi maraming mga manok, yung mga tandang mga ka-farmers, sobra po kong mag-ingay. Maingay na maingay talaga. Then, ngayong hapon na, ay kambing na naman mga ka-farmers kasi kukunin na sila doon sa pinaglalagyan nila. Kaya pagkarating, magtatawag sa kanyang anak. Ayun, kasi yung anak niya pupunta na naman sa ibang lugar kung saan-saan, sasama sa ibang mga kambing, mga ka-farmers. Kaya panay po yung tawag ni Mama Goat sa kanila. Kaya pasensya na po talaga kayo kung meron kayong mga tunog na maririnig, mga iba't ibang hayop, mga ka-farmers, kasi yan po ang life namin dito. So, back to our piglets, mga ka-farmers. Yung ginawa ko sa kanila para ma-okay-okay na po sila mga ka-farmers ay nireduce ko lang po talaga yung feeding. Then, importante po na panatilihin natin dry yung paligid ng ating mga piglets para ma-okay po sila mga ka-farmers. So, kailangan po talaga na meron tayong lugar na dry. Ito kasing basang lugar mga ka-farmers, isa po yan sa rason na dun po magstay or magpupugad yung mga bacteria. May tendency siya na dadami po yung bacteria mga ka-farmers at possible po na ma-take in ang ating mga biik. So isa po yan sa rason na kung magtatais sila dahil sa overfeeding, posible po na magiging mag-grabe siya. Kasi naka-take in po sila ng bacteria. So hindi na siya ganun kadali na pagalingin natin or gamutin mga ka-farmers. If ever kasi yung rason ng pagtatay ng ating mga beak ay bacteria na po, so we need to inject antibiotic na. Dito sa amin mga ka-farmers, ang ginagamit namin ay Terramycin LA. Pero gumagamit lang po kami mga ka-farmers if ever nag-reduce na kami ng feeding pero wala pa rin improvement pagkaraan ng ilang araw. Iniwasan din kasi namin mga ka-farmers na every time magtatae yung aming mga biik ay inject agad antibiotic kasi hindi naman siya maganda sa pangatawan ng ating mga baboy lalo na kapag pambenta natin at gagawing karne mga ka-farmers. So, for the benefits din sa ating mga buyers na kakain ng ating karne mga ka-farmers. As much as possible, maganda sana kung organic pero hindi kasi pwede yung organic talaga mga ka-farmers kasi pinapakain namin ng commercial feeds. Pero sa mga gamot mga ka-farmers, nililessen po talaga namin ang pagbibigay sa kanila ng mga gamot, lalo na po yung antibiotic. Para hindi po masyadong nakakasama para sa mga kumakain ng karne. Maraming salamat po sa inyong panonood mga ka-farmers. Huwag nyo lamang pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Huwag nyo din pong kalimutan na mag-like, comment at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Thank you for watching. Happy farming. God bless everyone. Bye-bye.